ilabas na natin para magamit natin sa labas dahil marami nang nag-aantay. Halos 90% na yung mga nakakabit, kaya atin nang mapapaandar. So ayun, dahil gagamitin na natin sa labas, kailangan muna natin syempre mag-change oil ng langis. Ayan, so i-change oil muna natin para kapag nilabas natin is all good yung makina. So ito pala yung gagamitin natin, speed metal. Ito yung pinagkakatiwalaan natin na langis sa ating mga motor. Alright. Kaya sinalinan ko na agad ng langis para matesting natin sa labas. Alam ko kasi yun yung inaabangan nyo na magamit ko siya sa labas. Pasensya na kayo kung medyo natatagalan dahil hindi lang naman ito yung ginagawa ko. Marami ang naka-line up. Ito lang talaga yung inuuna ko, yung Project Big Bike ko. Pero sinusundutan ko naman ang gawa. Yung ibang motor hindi lang napapakita sa camera. Kung mapapansin nyo, ito na yung mga kaha, pero hindi ko pa siya sinasalpak dahil inayos ko pa itong wiring. So itong wiring is kailangan natin ng CDI. Kaya lang dahil wala tayong CDI para dito sa RA400 natin. Ito yung kinabit ko is dalawang 4-pin CDI. So na-wiringan ko na yan. Then titestingin na lang natin kung magkakaroon ng kuryente at mapapaandar niya yan. So bumili na ako ng bagong baterya. So, isalpak na rin natin kung ano yung mga dapat isalpak dyan. Then, para ma-start na natin. Dahil naayos ko na yung mga wiring at nakabit ko na yung CDI, pwede ko nang ikabit yung mga kaha para presentable siyang tingnan. Para unti-unti nyo na rin makita yung resulta at hindi nyo na ako pagdudahan. Baka kasi sabihin nyo, sobrang tagal na nung big bike, hindi ko pa rin natatapos. Kaya nangihingi ako sa inyo ng dispensa dahil ang hirap talaga maghanap ng ibang pyesa. Kaya para mapaandar na natin, salinan na lang muna natin ng gasolina. Ito na muna yung pansamantala nating tangke dahil yung tangke natin ay hindi ko pa napapagawa. Dahil daw kasi sa sobrang dami ng butas, kailangan daw nilang biyakin para mapalitan daw nila ng yero nila. Kaya pagkasaling ko, ano pang iniintay, start na agad yan. Ayaw mag-start. Patay. At dahil ayaw mag-start, pinagpalit ko muna yung wiring ng pulser sa CDI dahil mali yung timing ng kuryente. At dahil napagpalit ko na yung wiring ng pulser, ano pang iniintay, start na ulit yan. Napakaangas! Umaandar na, kaya ikakabit na natin yung ibang kaha para pag nilabas natin ay presentable. Ito na yung 90% na itsura niya, halos konti na lang yung ilalagay, hindi ko pa kinakabit. So paano, na ipakita ko na sa inyo na umaandar na talaga to sa labas. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating video. Kaya salamat sa panonood. Ingat!